Nahirapan ka ba pumili kung ano ba ang pipiliin mo sa mga sikat na brand ngayon na Manito o SR Santor? So yung mga model na kadalasan na ginagamit ngayon ng mga siklista ay ang Epic Zone at ang Machete. So ano nga ba sa dalawa ang dapat mong piliin? O ano nga ba ang mas akma sa'yo? So sa video natin ngayon, tatalakayan natin ngayon yan. Maraming salamat nga pala kay Michael Lamasa na nag-request ng content natin ngayon. So bago ang lahat yan, mga kuno, bago ka lang sa ating channel, please like, comment, and subscribe, and hit mo na rin notification bell para sa future videos natin, ano? Salamat, alright! Before we start, mga kuno, siyempre meron tayong mga i-consider na kumbaga mga criteria ba para ma-distinguish natin kung saan ba tayo makukumbinse sa bawat criteria na babanggitin natin. So yung magiging criteria natin, ito sa tingin ko ang ito ang pinaka mga mahalagang alamin natin sa fork suspension na bibili natin. So yung unang-una na dyan is yung build quality. Siyempre para malaman natin kung yung fork suspension ba na bibili natin sasapat ba sa riding style natin, kung tatagal ba ng mga ilang taon. Siyempre hindi naman tayo bibili ng fork suspension na tatagal lang ng ilang buwan, ng ilang taon. Siyempre dapat yung kahit at least mga 2 to 3 years man lang yung lifespan ng fork suspension natin, siyempre. Then next naman is yung features. So yung mga features na to, siyempre yung bawat fork suspension brands, like ng ito nga yung binabanggit natin ngayon na SR Santor Epic Zone and Manito Machete. So titingnan natin kung ano ba yung mga features or technology na nilagay ng mga company brands sa mga ito. Then next naman is yung parts availability. Siyempre mahalaga din to, mga kuno. Halimbawa yung masirang part ng fork suspension natin, so dapat malaman natin kung available ba sa market to, sa online market or even sa physical store, siyempre. Then next naman is yung price. Mahalaga tong price na to, siyempre, kakuno. Yung babayaran ba natin ganung presyo makatarungan ba sa fork suspension na bibili natin. Tatalakayin natin lahat yan, mga kuno. So unahin na natin, mga kuno, yung Epic Zone. Siyempre ito rin ang gamit natin. Pero mga kuno, hindi porkit gamit natin yung Epic Zone magiging bias na tayo. So magiging ano tayo dito, magiging fair tayo both side, ha? Para makapaghatid tayo ng mga honest, mga information para sa inyo, mga kuno, para makapili kayo ng ano ba talaga ang akma sa inyo, mga kuno. So unahin na natin yung build quality, mga kuno. So yung functions ng Epic Zone ay gawa sa A6000 series na aluminum alloy, mga kuno. So alam naman natin yung mga 6000 series na aluminum ay ito yung mga kadalasan na ginagamit na series ng mga aluminum sa mga frames, rims. So yan, mga kuno, ang mga kadalasan na pinagagamitan ng A6000 series. So yung series na ito, mga kuno, ito yung series na talagang maaasahan natin na matibay na at talagang alam nating tatagal talaga, mga kuno. Then yung lower leg naman ng Epic Zone fork ay magnesium alloy. So ito, mga kuno, yung magnesium alloy, mas magaan siya ng konti sa A6000 series. So ito yung ginamit nilang material para gumaan naman ng konti yung fork suspension natin. Then next naman is yung crown. Aluminum forged yung crown nito, mga kuno. So yung crown naman, ayan yung pinakaduktungan ng tension natin. Makikita nyo sa ibabaw. Yung material naman ng crown ay A6000 series din, mga kuno. Halos lahat ng material na ginamit sa fork suspension ay A6000 series except sa lower leg na magnesium alloy. So non-hollow crown siya. So mamaya tatalakayan natin kung ano ba yung non-hollow and hollow crown, mga kuno. So next naman tayo sa features ng Epic Zone fork, mga kuno. So unang-una na dyan, mga kuno, yung travel ng fork suspension natin ay adjustable to from 90 to 150mm travel, mga kuno. So yung ibang mga Epic Zone, like yung mga glossy na model, yung travel nun 80 to 140mm lang, mga kuno. Bakit hanggang 140mm or 150mm, mga kuno? Kasi yung Epic Zone or Epicon na lumang pangalan ng Epic Zone ay hindi lang siya pang cross country, mga kuno. Pang ano din siya, pang all mountain or trail, mga kuno. Pwede rin pang down country, pero mas intended talaga siya sa mas intended use talaga ngayon yung Epic Zone for cross country, mga kuno. Ayan na kasi yung karaniwan na gamit ng Epic Zone ngayon sa community natin. So yung diameter nga pala ng stanchion ng Epic Zone ay 32mm diameter, which is good for XC and trail talaga, mga kuno. Then next naman is yung lockout niya. So yung lockout ng Epic Zone ay manual lockout lang. So yung pagka i-open natin, pagka pipihitin natin, pababa,
ayan, nakalock yan mga kuno. So para magiging rigid type yung fork natin, then pagka o-open natin, itataas lang natin yan, then magbabounce na ulit siya mga kuno. Ngayon mga kuno, ang available sa market natin ngayon ay manual lockout lang. Usually kasi yung Epixon ay talag merong mga models na naka-remote lockout, yung pwede nating pindutin sa handlebar at malalockout na or ma-unlock na yung fork suspension natin. Nga pala, siingit ko na lang din, yung fork suspension nga pala nito ay 9mm lang na quick release. Pero meron din naman mga true axle version, kaso napaka-rare na ng ganong fork model mga kuno. Ang hirap na, kaya pagka nakahanap ka ng ganon ay swerte na talaga mga kuno. So siguro sa mga susunod na videos natin, itatalakayan natin ano ba yung pinagkaiba ng 9mm quick release and true axle mga kuno. Then next naman is yung rebound adjuster. So yung rebound adjuster mga kuno, so pagka pinihit natin ng papunta doon sa plus, ibig sabihin niyan bibilis yung reaction ng fork natin sa terrain na dinadaan natin. Gusto mo naman na mabagal yung pag-react ng fork suspension natin, so babawasan mo yan syempre. Depende pa rin yan sa gusto mong timpla mga kuno. Then yung brake mount ng fork suspension na ito ay supported lang yung 160mm lang. So hindi ka makakapag 180 to 203. So sabagay mga kuno, overkill naman na yung 180 to 203mm na rotor. Pero kung gusto mo talaga, ay kailangan mo ng adaptor para magamit yung malalaking disc rotor. Then next naman tayo sa parts availability. So yung parts availability na to, syempre dapat kailangan natin talaga to. Katulad nga na sinabi natin kanina, pagka nasira internal parts ng fork suspension natin, meron tayong mabibiling replacement parts para sa masisira na yun mga kuno. Kasi syempre mga kuno, parang sa ngayon, kailangan natin magtipid. Hindi tayo po pwedeng pag kami nasira, palitan natin agad. So dapat hanggat maaari ngayon humanap na lang tayo ng replacement part. Kung yun lang naman nasira, bit pa natin papalitan ng buo, di ba? Di natin kailangan ng ganun mga kuno. So dapat ibahin natin yung mindset sa ganyan. Para siyempre isipin na lang natin, kung papalitan natin ng buo, mayroon pa tayong ibang gustong palitan. So sayang naman, imbis na pagbibili na natin ng ibang pyesa, ibubuhos lang natin sa isang pyesa na kung pwede naman na palitan lang ng parts, okay na. So, 'di ba? So, nag-research ako sa Shopee. So far medyo natuwa ako sa result ng pag-search natin sa Shopee, kasi halos lahat ng part ng Epixon ay nandito. Yung internal parts niya katulad ng lockout, rebound adjuster, pati nga yung pinaka shafting at piston dun sa air chamber ng Epixon ay meron lang ako no. Unlike nung before COVID, siguro year 2018 or 2017, nung minsan nasiraan din ako ng Epicon noon, dati pa, wala tayong parts na nahanap. So, naganap pa tayo sa mga sirang Epicon na nagbebenta. So, buti lang nakahanap din tayo. So, swerte rin yung mga namili ng mga Epicon ngayon. Makakahanap na sila ng mga replacement parts. So, which is good. So, hindi lang tayo sa Shopee naganap, pati sa Lazada. So sa Lazada naman, medyo meron na rin mga kuno, pero mas marami talaga sa Shopee. Sa ngayon kasi mga kuno, mga replacement parts ng mga fork suspension or any other parts ng bike natin, kadalasan nasa online shops na talaga mga kuno. So kasi mga kuno, sila yung mga nakaka-direct sa China, na alam naman natin yung China, talagang maraming resources yan sa mga parts, kasi halos lahat din naman ang mga parts doon ginagawa at doon ang gagaling. So which is good talaga mga kuno. Then ito na yung inaantay natin. Magkano na nga ba ang Epixon ngayon? So naganap namin tayo, nag-research tayo sa marketplace, sa Shopee, sa Lazada. Ito ako na yung babanggitin natin presyo, ano lang to, approximate lang to mga kuno. So mag-iiba pa rin yung presyo, depende sa supplier or sa store mga kuno. So ang nakalap natin na data ay 8,000 to 9,300 pesos. So medyo kumpara sa akin ka kuno, ha. So nga ba? Medyo mahal . Medyo mahal na talaga ako kuno, kasi syempre pandemic tayo ngayon, yung supply and demand syempre mga kuno, ayan ang i-consider natin. Siguro sa ngayon ala tayong magagawa kung gusto talaga natin mag upgrade, talagang mapapabili tayo. Pagkakaalam ko kakuno yung Epixon na branded at budget mill na fork, ito na yung pinakamura talaga mga kuno. Kasi kaya ko nasabing mahal kakuno, kasi before pandemic
ang presyo lang ng Epic Zone eh 65 to 7,500 lang mga kuno. So ang laki ng diferensya, 'di ba? Pwede pang bumaba sa ganun 'yon, depende sa usap ng bike shop tsaka ikaw pagka kung depende syempre nadadala yan sa tawad natin mga kuno. So yan, tapos na tayo sa Epic Zone. Then next naman tayo sa Manito Machete. So ito na yung isa sa pinakamagandang fork ngayon. Bukod sa Epic Zone eh yung Manito Machete. Start tayo ulit sa build quality. So yung lower leg tsaka yung stanchion ng Manito Machete ay 6066 aluminum alloy. 6000 series pa rin to mga kuno. Then ito na kuno, ito na yung sinasabi natin kanina. So yung crown ng Manito Machete ay hollow aluminum forged. So ito na yung sinasabi kong hollow mga kuno. So para mas maintindihan natin, ano nga ba ang hollow and non-hollow crown mga kuno? So bakit nga ba mas maganda ang hollow crown kaysa sa solid crown mga kuno? Unang-una na dyan eh mas magaan ang hollow crown kaysa sa solid crown mga kuno. Siyempre pagka tinimbang natin yan eh meron tayong tinanggal na part doon sa gitna ng hollow crown natin. So siyempre mas gagaan, mababawasan yung material sa loob mga kuno. Unlike sa solid crown eh. So next naman is yung mas matibay ang hollow crown mga kuno kaysa sa solid crown. Pero mapaisip ka rin eh no kuno. Siyempre isipin mo bakit mas matibay ang hollow crown kaysa sa solid crown mga kuno. Kahit na pareho material, pareho yung timbang, pero mas matibay pa rin yung hollow crown. Kasi pagka sinabi nating hollow mga kuno, mas stiff siya mga kuno kasi yung impact ng fork natin sa trail mga kuno, mas kaya niyang i-receive mga kuno. Kasi yung impact na nare-receive ng hollow crown ay mataas yung tolerance bago masira yung hollow crown. Unlike sa solid crown mga kuno, siyempre solid yan. Pag once na masira na yung isang part ng solid crown, eh dire-diretso na yan mga kuno. Then next naman tayo sa features ng Manito Machete. So alam na natin na matibay din yung Manito Machete. Then next naman tayo sa technology na nilagay ng Manito sa fork suspension na Machete. Then unang-una na dito yung quick toggle lockout nila. So yung tawag nila sa remote lockout nila ay quick toggle lockout. So yung quick toggle lockout eh same lang na din naman siya ng remote lockout sa Epic Zone mga kuno. But ang kagandahan nito mga kuno, pwede mo siyang i-upgrade to ABS Plus or Absolute Plus. Ito yung bagong technology ng Machete na meron different types or click na pwede mong iset para yung bounce ng fork natin eh iba-iba yung tigas o yung lambot ng fork suspension natin. Pagkakaalam ko, 6 na click yun eh. 6 na click yung pipihitin mo para mapuli lockout siya. Kumbaga, kung ilalagay natin sa pangatlong click yung ABS Plus ng Machete eh siguro ano pa lang yung semi lockout mga kuno. Kumbaga nagba-bounce pa rin siya pero ramdam na natin na medyo matigas na yung bounce kasi nga naka-semi lockout na siya. Goods na goods yun yung ganun technology pagka umaahon tayo sa trail mga kuno. Kasi pagka kasi masyado rin malambot yung fork suspension natin pagka umaahon eh medyo mahirap din ahunin, lalo na kung matarik, syempre di mo maiwasan, tatayuan mo rin yan. Eh, alam naman natin, pagka malambot masyado yung fork suspension natin, pag umaahon tayo sa trail, eh, parang masyado bang malapot, parang bit-bit na bit-bit natin yung bike pati yung body weight natin, mga kuno. Hindi naman tayo pwede mag-pulley lockout sa uphill trail, lalo na kung medyo technical din. So, mawawala naman tayo ng grip sa trail noon, mga kuno. Okay lang sana kung daan o asfalto yung dadaanan natin eh okay lang kung naka-pulley lockout para lang tayong naka-rigid fork noon. Eh, hindi naman tayo gasino matatagtag at magkakaroon pa rin tayo ng grip kahit naka-pulley lockout na tayo. Para lang tayo naka-road bike. Nga pala nga kuno, meron din nga pala ako nakita na conversion kit para sa lockout ng Epic Zone. Convertible din siya sa remote lockout mga kuno. Then next naman tayo sa fork travel ng fork suspension na to ay 80 to 120 mm lang mga kuno. So although hanggang 120 mm lang to eh kayang-aya pa rin nito mag-trail mga kuno bukod sa excuse lang mga kuno kasi although sabihin na nating nagte-trail din naman talaga yung cross country pero iba rin kasi yung all mountain trail lang mga kuno kasi mas yung terrain doon mas matindi mga kuno. Kumbaga mas technical din. So kumbaga parang pa-enduro na rin eh. Okay na rin naman yung 120 mm sa trail mga kuno.
So, kailangan na lang natin talaga ng mga 150mm pataas na travel pagka technical na masyado yung trail tsaka maraming drop, mga kuno. Next is yung rebound adjuster, mga kuno. Same lang din to ng function sa rebound adjuster ng Epixon Fork Suspension. So, then yung brake mount nga pala nito ay 160mm lang din, mga kuno. Pagkakailangan natin na mas malaking rotor, gagamit na tayo ng adaptor, mga kuno. Then next naman is yung parts availability. So katulad nga ng sinabi natin kanina, mahalaga to, mga kuno. Mahalagang mahalaga talaga. So nag-search tayo sa Lazada rin, mga kuno. Actually nag-search na rin ako sa Shopee pati na rin sa marketplace. So napakalimit ng replacement parts ng mga nito kasi kakuno, yung alam naman natin na foreign brand din talaga yung mga nito, mga kuno. So wala akong kasino na makita na replacement parts para sa Manito Machete, mga kuno. So makakahanap lang tayo nito sa siguro sa mga international online shop na available yung replacement parts ng Manito, mga kuno. Pero kung dito sa Pilipinas medyo mahirapan tayo maghanap ng replacement parts. Kaya kung bibili ka ng Manito Machete Fork Suspension, siguraduhin natin laging naka-maintenance yung fork suspension natin. Para mas mapahalagahan natin yung fork suspension, sasabihin ko na yung presyo. Magkano nga ba yung presyo ng Manito Machete? So, ang presyo ng Manito Machete ay talagang may presyo din talaga. It is around 14,500 pesos to 18,000 pesos. So, kaya ganun yung presyo nun, mga kuno, kasi meron pa tayong mga available na 9mm tapered steerer tube tsaka true axle fork suspension, then next is yung remote lockout. So ang pinakamahal dyan ay yung remote lockout na tapered na and true axle pa. So talagang may presyo talaga, no, ako, no? Napakamahal. So ano na yung pinakatipo mo ngayon, ako, no, na fork suspension, kung ikaw ang tatanungin ko, mga ako, no? Pero kung ako naman, ang opinion ko, kung ikaw naman competitive racer ka at medyo meron ka naman budget, doon ka na sa Manito Machete, mga kuno. Kasi talagang solid yung features niya. Kumbaga ma-maximize mo yung features na nilagay ng Manito sa fork suspension na ito. Pero kung medyo budget ka, doon ka na sa Epixon, syempre, mga kuno. Ako, kakuno, gamit ko na to for, di ko alam kung 3 or 4 years na yata, mga kuno. Pero wala naman ako nakikitang matinding sira, mga kuno. Ang kadalasan lang naman na na-experience ko dyan, natutuyo yung oil seal, which is common naman sa mga fork suspension. Ang solution lang naman dyan, kung hindi grasa, langis. Ako, ang ginagamit ko, pagka hindi ko binubuksan, langis lang ang ginagamit ko. Pero pagka bubuksan ko, lalagyan ko talaga siya ng grasa, syempre. Doon lang sa ano yun, sa pinakaloob ng oil seal, mga kuno. So yun lang yung procedure ko, mga kuno. Comment down below, mga kuno, kung meron akong maling nasabi or meron pa kayo mas masasuggest na iba pang mga solution sa sinabi kong problema na na-encounter ko sa Epixon. Pero kung ako, kung halimbawa bibili ako ng ano ngayon ng fork suspension, pagpalagay na natin nasira ang Epixon ko, bibili ba ako ng Epixon or Machete? Siguro pag-iipunan ko na yung Machete, mga kuno. Kahit na walang gasinong replacement parts. Kasi kakuno, kung iingatan naman natin yan, ala naman masisira na internal parts dyan, mga kuno. Talaga masisigurado na natin na matibay talaga. Kasi kakuno, kung bibili naman tayo ng top of the line na model ng SR Suntour Fork Suspension, medyo mahirap maghanap ng model na ganong, kakuno. Siguro makaka-order tayo no, sa ibang bansa pa. Yung Axon na 34mm, yung SR Suntour Axon 34mm kasi, mga kuno, ayan ang ginagamit ngayon sa UCI World Cup. So ginagamit na rin niya ng mga sikat na rider. So talagang maganda talaga, pero mahirap naman maganap. So dito na lang tayo sa kung anong available sa market natin na kaya din namang competitive racing, mga kuno. So ikaw, mga kuno, nakapili ka na ba sa dalawang brand, mga kuno? So, depende pa rin yan sa perspective mo, pati sa budget. So, sana nakatulong ang vlog na to, mga kuno. For more videos like this, please like, comment, and subscribe. Hit mo na rin notification bell para sa future videos natin, kuno. Salamat, alright!